All this for the purpose of becoming somebody God wanted. Huwag po kayong papayag na yung faith natin puro kwentuhan lang at puro intellectual assent. You must be becoming. Sabi nga natin ang malakas yan, Lord, I am becoming like you. Amen? Alright, ito po ang salita ng Panginoon. Ha? Together, ready, go. Pagkakita sa kanya ng mga punong pari at ng mga bantay, sila'y nagsigawan, ipako siya sa krus. Ipako sa krus. Sinabi ni Pilato, kunin niyo siya. Bahala kayong magpako sa kanya dahil wala akong makitang kasalanan sa kanya. Nang madinig ito ni Pilato, lalo pa niyang hinangad na palayain si Jesus. That was Pilate declaring Jesus has not sinned. What a declaration in a courtroom. Napakalaga po noon. Dapat palakpakan yon na ito palang Jesus na sinakdal na nanggugulo at naninira ng isang bansa ay walang kasalanan, sabi po ni Pilato. Ngayon, habang naghihearing, dumating po yung misis niya. Ano? Kinausap siya, no? Sabi sa kanya, nagpasabi yung kanyang asawa, huwag kang makialam sa taong yan, referring to Jesus. Wala siyang kasalanan. Ngayon ay pinapahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Imagine, pati yung misis, ginugulo po ng Holy Spirit upang manimpalataya itong Pilate family. Amen? Ito pong Pilate couple. Una, si Herodes, by the evidences given, sabi niya, walang kasalanan to, si Jesus. Eh, wala naman dun yung asawa niya. Ngayon, pati itong misis, nananaginip, huwag kang sumali dyan sa gulong yan. Pakawalan mo yung taong yan. Pero alam niyo po, hindi po nangyari yun eh. Ano niyo? Sapagkat they don't know how to act according to their belief. Alam niyo po ba kung anong gagawin sa mga pananampalataya po natin? Ha? Pag meron kang isang bagay pinanaligan, it should move you into something. Ang dulo po ay, ito po, si Pilato po yan. Sino ba si Pilato pala? Baka na-confuse lang po kayo. Meron pa pong Herodes. Ano? Si Herodes po, leader po siya, governor ng Galilea, that's north. Ang Judea naman po, in charge po dyan, si Pilate. Okay? Dalawa po yan. Pero isang araw kasi, dumalaw si Herodes dun sa Judea. Kaya isang araw, hinarap din siya ni Pilato. Andyan si Herodes, alam ko, hindi pa siya umuwi sa probinsya niya. So, hinarap din siya kay Herodes. And so, parang ano yan eh, one-stop shop nangyari nung hearing ni Jesus. Pero si Pilato po pala, province naman ng Judea, governor. Okay? At ang record po ng Matthew, Mark, Luke, and John, si Pilato po ang nag-order ng execution ni Jesus. He did not follow his faith. Wala namang kasalanan to. Pero dahil kinukulit siya ng mga tao, sabi niya, pakawalan niyo si Barabas, si Jesus na lang ang ipako sa krus. Sinunod niya. He did not follow his faith. And so my question is, what would you do with your faith? Ang dami po nating natututunan, you hear a lot of sermons, inspiring messages in your YouTube, kung sino-sino yung mga talata na nabasa na po natin, kung ano-ano pala, ngunit we did not act according to it. Po pwede kaya na mag-stagnate ang faith and make wrong decisions in life? What would you do with your faith? Ha? Tanungin mo nga yung katabi mo. Anong nababago na sa'yo? Ha? Ano na dadagdag sa pananampalataya mo? Baka puro po dito lang eh. Something is wrong. So tama po yung testimony ni Ate Telma. Pagka meron kang gustong mabago in the relationship, mag-apologize ka so that maganda yung bonding ng family. Tama po ba yan? Ha? May kausap ako minsan eh. Sabi ko sa kanya, ano gusto mo mangyari sa buhay mo? Ay, gusto ko po magkaroon ng ganyang sasakyan. At gusto ko pong magkaroon ng negosyo. Ba? Sabi ko, maganda yung kombinasyon na yan. A dream is a car.
Pero anong pamamaraan? Business. Eh, tinanong ko, ano po ang anong business po na gusto po ninyo? Ay, basta ano lang, yung simple lang. Ah, eh ano naman yung simple? Ay, basta business. Ay, ano naman business? Basta simple lang. Ay, hindi matutupad ang pangarap. Are you with me? Kasi dapat you will be able to define what you wanted so that you would know how to go there. Are you with me? Define it. Define. Kung anong gusto mong mangyari sa buhay, yun po ang faith. Eh. Hindi ho po pwede na, sana gumaling ako. In Jesus' name, I claim gagaling ako. Wala akong ganon. Kailangan malaman mo, anong papagawa sa iyo ni Lord dito sa faith na ito. Amen? Are you with me? You got to believe me, there is a path. Meron pong daan dapat nalalakaran so that your faith will be realized. What would you do is the question. Alright? Ay, gusto ko ng mag-asawa. Isang araw, makakaasawa ko. Oh, sige. Ah, hindi pala para sa alas 9 yun. Puro may asawa ba rito? Mamaya sa alas 11 pa pala yun. Pero sasabihin sa kanya, anong gusto mo? Ay, basta, simple lang. Anong klaseng mapapangasawa nga? Anong height? Anong kulay? Kasing kulay ba ni Aris? Anong hanap buhay? Anong pinag-aralan? You got to know so that you can go there. Ito po ang isang dadagdag natin. Ha? Dapat po ang mapapangasawa ng mga anak po natin, mananampalataya para walang masyado sakit ng ulo. Pwede ba yan? Ay, ganun mo ba? Yun ang faith natin eh. Mananampalataya ang ibibigay kong mapapangasawa ng aking anak. Yun ang pagpe-pray namin. Kaya papaatinin ko sa MCC dun sa alas 11 para makilala si Kathleen, si Asmit. Amen? Now, sabi mo sa katawa yung mga, dapat clear. Wala na po yung ganito, yung basta ako may faith ako kay Lord. Ano nga yung faith mo? What is your faith all about? What is that bringing you? What is that becoming of you? Now, so number one, isa-isahin natin to. Ano faith natin? That Jesus is King of our life. Eh, ano ngayon? Kung si Jesus ay hari. At yun ang sabi ni Pilato, kung ganon, isa kang ang hari. Unawaan ni, hari rin si Caesar. Isa po sa mga pinagbawal ng Roman Empire ay magkaroon pa ng ibang mga hari. Kasi po, usap po sa kanila ay emperor worship. So, si Caesar po, isa po sa mga wino-worship noong time na yan. Eh, ang ugali po nila ay womanizer, drinker. Kaya naintindihan naman Hudyo, hindi pwedeng sambayin si Caesar. Only Jesus is King. Kaya trouble po si Jesus dito. Pero kahit na-discover ni Pilato yung claim ni Jesus that he is King, sabi niya, religious issue lang to. Walang kinalaman. Kasi sabi po ni Jesus dyan, my kingdom is not of this world. Amen? Oh, saan kaya yan? So if Jesus is King and it's not of this planet, hindi siya magtatakbo si this coming May. Oy, nabuo na ba yung plano niyo? Sinong ilalagay nating Christian president? Oh, very insinuating naman yan. No? Ilan bang Christian president tumatakbo, Benz? Ha? Isa lang ba? Masyado namang obvious itong si PJ, oh. Okay. Ito na. What belief do you need to change? Baka po si Jesus, hindi hari pa ng inyong personal na buhay. So, yung sabihin nito, alamin ko yung gusto ni Jesus sa buhay ko so that He will direct my path every specific way. Hindi lang po sa marriage, ha? Sa pag-aaral ng mga anak namin, paghahanap buhay, baka may daya po yung mga hanap buhay natin. Ha? Baka pag pumapasok tayo, ay lagi tayong late, kaya nagagalit yung amo natin. Okay? Baka yung relationship po ng mga anak ay deadmahan. Hindi, sabi niya, dapat may honor. Hindi po siya hari if you're occupied by these apps, itong tatlong to. Huh?
Eh, mga Diyos din ho pala to eh. It, but the moment something occupies you, it is God. Ooh, think about it. It demands worship. It also demands your time. Tingnan mo ito, ang mga salitang ito ni Paul, writing to the Colossians. Can we read together? Ready? Go. Kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman, ang pakikiapid, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dalawa lang ho ang summary nito eh. Lust and greed. Sabi niya, pag nasa itong dalawang to, you worship the object of your lust and your greed. Ang pornography po, idolatry. Ang ganda po nito sa English eh. Lust and greed is idolatry. Pagsamba pala sa Diyos-Diyosan niya. Hindi hari si Jesus sa buhay mo. Ano? Malaki palang problema yung na-addict sa porn. Okay? Meron pong nakipag-usap sa akin. Ito po, kwentong pastor lang po ito. Kukwento ko po ito kasi testimony niya po eh. Sabi niya, napansin ko, nung ma-hook ako, sabi niya, ang dami ko dating speaking engagement, ang dami kong negosyo, maraming blessings. Pero nung ma-hook ako dun sa tatlong yun, ang hinahanap ko lang naman yung babaeng naliligo, sabi niya eh. Nawala yung speaking engagement, nakaloko-loko yung farm. Sapagkat sabi niya, I changed my God. Wow, what a testimony. Sabi ko, kung yung pastor may ganong kwento, how much more ordinary people who do not read the Bible every day? How much more they are more hooked to these gods? Jesus is King. He wanted full attention. Diyos-Diyosan pala. Pagsamba pala sa Diyos-Diyosan, yung mga umaagaw sa attention natin sa Diyos. Imagine, yung apektado po yung bukid. Apektado po pala lahat yan. Three tests of character. Ito na, para malaman mo ngayon kung hari nga talaga ang Diyos sa buhay mo. Three tests of kingships. Ha? Number one, time. Mag-umpisa tayo rito. Ha? Tatlo lang to. Mabilis lang to. Subukan mo yung teacher. Asa yung mga teacher? Rosel, subukan mong i-announce na walang pasok. Anong gagawin nila sa oras nila? Una, magpapalakpakan. Walang pasok. Ano ang gagawin sa oras nila? Test of time. Kung saan sila pupunta, anong gagawin nila pagka in-announce na walang pasok? That is a test. Sinong pupuntahan niya? Anong pupuntahan niya? Anong gagawin niya? Ito. Holiday. Anong gagawin? Holiday. Holiday. Anong gagawin niya? Holiday. Kailan ba holiday? Tapos na yung February 14 eh. Ito, mahal na araw, April. Ah, mahal na araw, ha? Ah. Ito na naman. Kaya malayo pa, in-announce ko na, may encounter tayo, ha? Ah. Hindi. Okay lang po, if you would like to really ano, refresh yourself, okay lang po yung mag-outing, di ba? Holiday. Pero ano pa ba po pwedeng gawin pagka-holiday? If Jesus is King, I will go with my company, I will go with my family, reunion. Tama po yung ang target mo, make Jesus King in the outing. I will share the gospel to my loved ones. Sige, attend ako dyan. Tapos meron kang, hindi mo kailangan mag-share sa lahat. Kausapin mo lang isa sa corner. Parang malungkot ka. May kukwento ako sa'yo. Ha? Nung araw malungkot din ako. Eh. Pero when I made Jesus King of my life, I was very happy. You know why? Sinuko ko lahat ng mga kasalanan ko sa Kanya. Merong nagpapalungkot ng mga kasalanan. Amen? So, tingnan nyo mabuti. Baka po yung mga purposes natin nasisira pagka binigyan ka ng extra time. Somebody said this, huh? We kill time, but can't keep it. We rob and get robbed of time. Ay, ang dami pong nananakaw sa inyong oras dahil sa mga TikTokizers na yan. Talaga naman, pag nag-Instagram kayo, ano lang eh, 10 seconds lang, ang bibilis, oh, pero ang daming i-offer. So, you are robbed of time. We don't have all the time in the world, and you don't know that. And no one is powerful enough to stop the march of time or slow it down.
Think about it, tumatanda po tayo dito sa alas 9. Na, dinig nyo ba yung kwentong yun, Ate PB? Na pang matanda yung alas 9. Hoy, hindi na ako atin dito. Doon na ako sa 11. Masaya ako sa 11 eh. Papuntahin nyo po yung mga anak nyo ron, ha? We are... Test po ito eh. Pag mali yung handling mo ng time. Pag tinanong ko po ngayon, nagbabasa na ng Bible. Tasa kamay. Tuwing birthday. Ayusin natin. Kasi po, ang dami nating oras, tapos sasagot mo kay Lord, I have no time. He is not king of your life. Number two, power. Ito, importante ito. Ha? The most common way people give up their power is by thinking they don't have any. Wala naman akong power eh. Bibigyan ko example. Ha? Pag hinilingin po kayo na mag-share ng Word of God, ayaw nyo, di ba? Ayaw nyo? Hugo ko. Sino yung mga sikat na ituturo nyo? Sino yung sikat? Siyempre, sasabihin nyo, si Ate Ella na lang, maraming sasabihin yan, okay? Kasi siyempre, matatagal na sila rito eh. Ano kaya sasagot sa akin ni Ate Josie? Ano sasabihin sa akin ni Aileen? Ni Ate Miner? Ni Ate, ano? Ay, sasama na lang kami. Siyang maglilid. Ito pa ang pangalawa. Ito ang pangalawa. Tingnan nyo yung katabi mo. Tingnan nyo. Pwede ka bang mag-opening prayer? Tara nyo yung katabi mo. Opening prayer. Ito pa. Tanongin mo. Kalapitin mo. Pwede ka bang mag-MC? Palitan natin. Pwede ka bang maghiya ng kapitbahay? Saan gaganapin? Eh, di sa bahay mo. Pwede ka bang maghiya ng kapitbahay? Darating ako, magtuturo ako, doon sa bahay mo gaganapin. Pagkasagot mo sa lahat ng yan, eh, wag na uy. Ibig sabihin po noon, wala kang power. Ibig sabihin ito, you don't have authority. Because it speaks of authority when you bow down and tell people, I will pray for you. Wala kang authority. Pero po, pwede pong mag-prayer ka rin ng intellectual assent. Ha? Saan yon? Sa program. Ang dali pong mag-opening prayer kasi isusulat mo lang naman yun tapos imememorize mo. Eh. Di ba? Pero laho yan, yung mga sinulat na prayer na gano'n. Ang gusto ni Diyos, tingnan niya, hindi yung words. It is the faith of the man. Yun po ang authority. Kaya po, isa sa mga goal po namin dito sa MCC is to raise up people who have spiritual authority, who have power. Paano yun? If you are not loaded with God's word, you have nothing to say to your husband, to your wife, to your children. Hindi mo pwede sabihin, bad ganyan ka. Alam nyo, authority, saan tayo nangihiram kapag galit lang po kayo. Nanggigigil na ako ha. Mami, ba't ka ba nanggigigil? Ay, basta! Hindi naiintindihan ng mga tao. Eto, anak, ang salita ng Diyos. Mali yan. Nagsisiping kayo ng syota mo nang hindi naman kayo mag-asawa. Eh, di ikasal mo kami, mami. 16 ka pa lang. Di ba? You don't have authority. Biglang ganito. Eh, di nasita mo. Naglakas-lakasan ka ng loob. Tapos, sasabi sa iyo, anak mo, mami naman, di ba tanan kayo? 13. Lalo ka nawala ng authority. Kasi the word of God is not in your past, it's not in your present, neither in the near future. You are in big trouble. He is not king. Papasukin niyo po si Lord talaga. Ibig sabihin po ng papasukin si Lord, papasukin yung kanyang mga aral, yung kanyang mga turo. Magpapasako po tayo ron. Lahat babaguhin ni Lord sa buhay natin. Amen? Ha? Look at this. Money, ha? Huh? How do you handle money? Eh, pag may extra money ka, use your money for self-improvement. Yung mga lola rito, yung mga nanay, walang mga cellphone na po pwedeng mag-Facebook, bumili po kayo yung susunod na SSS bonus po ninyo sa December. Magkano yun? Dinodoble, di ba? Eh, ngayon,
bibili mo na cellphone. Bakit? Eh, kasi gusto mo makinig ng mga streaming. Amen? Para matuto. Tuturuan ka talaga paano magsarap. Yung magluto ng pinakbet na masarap. Magluto ng apritada. Maggawa ng espasol na matutuwa yung mga kapitbahay mo pag binigyan mo. Di ba? Self-improvement. Hindi po pwede na tumatagal ng mga panahon, yung pera mo ay ano lang, pangkain. Ganun. Anong gagawin mo? Ito, kwento to. Rollback daw sa Tuesday. Sana mangyari to. Big time rollback, 12 pesos plus o 13 pesos. Ha? Eh, ngayon. Anong gagawin mo pag merong extra money? Bababa na naman yung presyo. Anong gagawin natin? Mamamasahin na ako, hindi na ako magtitipid. Pupunta na ako sa cell group. Di ba? Hindi ako pupunta. Mahal ng gasolina eh. Di ba? Okay yan. Pero ngayon, pupunta na ako. Kasi nagmura na. Okay ba yan? Ha? Sino sa inyo hindi tinex yung ano nyo? Kasi mahal na yung pantex. Use your money to win friends. Ito, maganda to. Tungkol sa ano. If you enjoy the best burger, share. Yung pala yun eh. Ang sarap nito, ang sarap nito. Kwento ka naman ng kwentong masarap eh. Patikim. Ayan. Hindi kami naniniwalang masarap yan hanggang di mo kami sinisharean eh. Kantsaw yun. Pero ang totoo nun, it is us who would always have to think like this. If you usually purchase a good shirt, give it as a gift also. Ay, maganda to. Kulisyon. Ay, maganda tong unique lo. Really? It's begin to share. Why? Anong principle po niyan? The best antidote for greed that we worship is generosity. It's the best antidote. Paano malaman na hindi ako swapang? Hindi ako ganid? Magbigay ka. Yun po ang pangontra talaga. Pagka masasaktan ka mamigay, okay lang po yun. Normal po yun nasasaktan. Sa umpisa, hanggang sa nasanay na po tayo ang nabibigay. Sabi mo nga sa tabi mo, kalapitin mo, kalapitin ka tabi sa kanya. Sa kakakain mo mamaya. Sabi po ni Oprah, a person can change his future by merely changing his attitude. Ito po ang problema talaga eh. Kaya yung faith, hindi po nagiging becoming. Yung believing, hindi nang nagbabago kasi pangit yung attitude eh. Eh sila muna maunang magbago. Di ba? Ito pangalawa. Kanina, Godward, di ba? Ito pong pangalawa, paano malaman natin yung becoming? Isa po sa mga magandang epekto ng Christian life natin ay yung pong honoring as a lifestyle. Kaya pala ang pangit ng mga relationship sa barangay, hindi lang po sa politics, ha? If we don't give honor to people. There are people that we just disrespect. So much dishonor. Pag nagsalita tayo sa kanila, parang tayong bumili ng buhay nila. Minsan pag nagsalita tayo sa Diyos, parang tayo may-ari ng Diyos din. Look at these words. Sabi niya, why do you scorn my sacrifice offering and offering? Scorning is dishonoring. Anything in relation to the temple during that time, anything in relation to God is scorning kapag ka you speak something against it. Why do you honor your sons more than me? Uy. Di ba? Sabi po ng mga parenting teachers ngayon, walang authority na yung mga magulang eh. Kasi po, yung gusto ng anak, natataranta po sila. Mames, Linggo ngayon, hindi tayo pupunta sa church ha. May utang ka sa akin. Ang dami mo ng atraso, nay. O, so yung nanay matataranta. Baka mag-asawa ka agad yung anak niya, so pagbibigyan niya na lang. So mag-ESM sila ngayon. And so the Lord said, those who honor me, I will honor. Those who despise me will be disdained. Honoring is a beautiful thing. Tungkol sa Diyos pa lang po yan, ha? Ngayon, pagdating po sa kapwa pala, halimbawa, yung boss mo, no? Dinig din po ng Diyos pala yun. Pagka, yamo si sir. Ha? Gumaganon po tayo, eh. Hindi nyo alam what kind of
a blessing what promotion God will give you if you honor people. Yung in-laws po ninyo. Ang ganda pong i-honor yan. Hoy, amo si tatay. Huwag pong ganon. Kasi po nadidinig po ng Diyos yan, kaya pala ang dami pong mga na-withhold na mga favor ni Lord sa atin. We dishonor our spouse in the presence of our friends. Ay, maganda po pala i-honor yung mga asawa, no? Huh? We honor our children. And children honors their parents. Pinagbilin po mabuti yan. Honoring is such a beautiful value. Kasi po, heaven is pleased. Yung mga secrets po natin, kapag meron kang mga binaviolate and you keep it for a long, long time, akala, wala naman nakakalam. They will never be hurt for anything they don't know. Oh, really? Na di-discover din po, and it's very dishonoring when they discover. Gusto ko lang magsalita tungkol sa mga cell leader nyo. No? Alam nyo po ba na there is no corporate revelation in the Bible? Pag nangusap po ang Diyos lagi, only to one man. May papagawa po siya sa inyo. Only to one man. Sometimes He speaks through your pastor, through the president, through your congressman, through a parent. One man. Tapos people will consider what they heard and then sabi niya, I will support you. Eh wala ka. Hindi, wala kang revelation. Eh di you will just be supporting what you heard. Just one visionary. Look at these words from scriptures. Surely the sovereign Lord does nothing without revealing His plan to His servants, the prophets. Pagpapala may gustong gawin siya isang bansa, no? Gugunawin ko yung bansang yan. Pagpapalain ko itong mga bansang ito. Aayusin ko itong barangay na ito. Kakausapin niya yung leader ng barangay na yan. Hindi po sa barangay captain siya. Kung sino po yung nakikipag-usap sa Diyos. Kaya po minsan yung church, mas alam niya what will happen to the future of the community. So think about it, ha? Kasi po nagtatayo po tayo ng mga churches ngayon sa iba't ibang barangay. Meron tayong dalawang inaasikaso ngayon ng mga bago. No? Tinututukan po natin tong Talavera. Mga youth lang po nagli-lead dyan. No? Sabi ko, ano sinasabi sa inyo ng Diyos dyan? You got to hear. Kasi merong gagawin ng Diyos sa mga kabataan dyan para hindi sila magbubulakbol. Ha? Takot na takot ba yung mga tao sa face-to-face? Sinasabihan kaya yung principal na ituloy mo lang yan? Ang balita ko po, hindi naman natuloy kasi po meron na naman declaration, ay may nag-positive sa Bantog. Kaya yung Bantog Elementary, hindi na naman natuloy. Nakailang postpone na kaya yan. Alam niyo po ba na laging may bacteria at laging may virus? Yung ba papakinggan natin yung may virus lagi? Oh, may virus dito. Napansin niyo po ba na hindi na namamatay yung mga nagpa-positive? Pero sino magsasalita? Meron kayong magsasabi na punong-puno ng salita ng Diyos and with authority and say, it's okay. Don't mind the virus. Let's gather. Amen? Tingnan niyo mabuti kasi pa ang authority po ba nang gagaling sa virus para huwag tayong magtipon-tipon? Think about it. Ito po si Joe Paterno. Ang tawag po sa kanya si Joe Pa. Sa US po, siya po ay well-known as a doctor of athletics. College coach po ito. Sabi niya, success without honor is an unseasoned dish. It will satisfy your hunger, but it won't taste good. Something to think about, ha? Baka po pamamaya, yung buhay po natin, ang daming success, pero without honor. Subukan niyo, yung ina-announce yung mga grades ng mga anak niyo, tapos ikaw proud na proud ka, yung anak mo nakaganon lang, oy. Bakit? Eh, nangopya eh. Success without honor. Anak, I'm proud of you. Tapos hindi man lang makarespond. No? Nakaganon. Why? There is no honor. There is no genuine honor. Mamarcha yung anak ko, mamarcha yung anak ko. Yes, graduation na, mamarcha yung anak ko. Yung bata, hindi kumikipo. Kasi pinakiusapan lang yung teacher. Success without honor. Kailan po magbabago itong mga bagay na ganito? Na yung mga handaan natin without honor. Sabi po niya, ang pagiging reliyoso na dalisay sa harap ng ating Diyos ay may pag-iingat sa sarili.
upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Masama po yung neighborhood eh. Di ba? Naninigarilyo lahat. Hindi po ba nyo na sapat yun para sabihin, hindi ako papa-apekto. Yung next generation, sasawayin ko na, hindi na kami maninigarilyo para hindi na kami nagpapadoktor sa emphysema. Natututo na ba? Are we still polluted? Yung isabong, ba't nila mapatigil, no? Magaling ba si Atong Ang? O talaga maraming humihimas kasi maraming nakikinabang dito. And yet, hindi napapansin, ang dami po nakabaon sa utang dahil sa isabong. Nawawala ng karangalan yung mga tao. Polluted by the ways of this world. Huwag yung sasabihin pong hindi kami affected yan. Ha? Yung Ukraine, ang layo-layo sa atin, tinamaan tayo. May tama po yan. And so, like, let me share this to you. Huh? The church must be free from dirt. How do we act from this? Wala pong action eh. Huh? Para tayong si Pilate din. Walang action, walang ginagawa. Pagkatapos natin magsimba, anong gagawin natin? Uuwi sa bahay? Pareho rin. Something must be done. We must be free from dirt. Oh, ito na. Nagtitipid, oh. Ang ganda ng action niya. Mabuti pa to, may action point. Sabi niya, mahal ang gasolina. Ito na lang gagawin kong style. Ang tawag po dyan ay becoming. Paatras nga lang. Pag tinanong niyo po yung mga mundo ngayon, tingin mo yung statement na ito. When I read this, talaga sobrang naman ito, judgmental. Aba, hindi po. Statement po ng Bible to. There are countries, nations, as home of demons today. Kaya po yung bansa po natin, dapat tinitingnan nyo. Baka po infiltrated tayo kasi po hindi lang po church tatamaan. Pati po yung mga pamilya po natin. Look at this. Ha? Let me bring you to the book of Revelation. Ha? Isang araw, mag-aaral po tayo niya, puro book of Revelation lang. Look at this. Can we read together? Ready? Go. Ubus lakas siyang sumigaw, bumagsak na. Bumagsak na ang makapangyarihang Babylonia. Ngayon ay tahanan na lamang siya ng mga demonyo. Bilangguan ng masasamang espiritu, ng maruruming ibon at marurumi at kasuklam-suklam na mga hayop. Time was when the great Babylon fell. At nagulat ang mga tao. Sabi niya, ano ba nangyari? Eh, yun ang dahilan. Sabi niya, naging bahay ng mga demonyo. Huwag kayong papayag na yung barangay po ninyo pinaghaharian ng tongit at ng mga manginginom. Are you with me? Bakit? Kasi po, dilubyo po yan para sa next generation, sa anak po natin. Makokopya niyan. Yung tatay ko, hindi nga uminom, pero ako gusto ko eh. Okay naman pala, astig naman pala eh. Di ba? Kayo, hindi kayo nagmumura. Yung anak nyo, dahil pinabayaan natin ang buong barangay, eh yung anak natin will just pick it up. Yung teenage pregnancy is something to be addressed. Yung pong pills na iinumin ng anak nyo para matunaw yung kanyang pagbubuntis, pinagbubuntis, it has to be addressed because it is based on nations with demons very much at home with it. And so, anong ginagawa po ng church dito? Dapat po may gampanin po tayo. That's why we are being sent. Sabi mo nga sa katabi mo, susugo ka namin. Susugo ka ni Lord. Ha? Magpapamentor po tayo, magpapaturo tayo. Kasi po, ito po ano, eh. Ang isa pong nangyayari pala, yung mga bansa, ginagawang tahanan ng mga demonyo. Imagine, ha? At home ako rito, sa ano, saan? Sa Amerika, kasi okay dito eh. Ha? Wife swapping at home sa lahat ng yan. Imagine, pagka ang isang dalaga, available, pag-uusapan ng mga binata, sasabihin niya, natikman ko yun, ligawan mo rin. Home of demons. At kung palagay niya, Amerika lang po pinag-uusapan. No, I'm referring to Bantog. Key personalities, lilipat sa mga kapitbahay kasi meron siyang isang binabahay doon. Ang tanyag na Babylonia, ang ina ng mga nangangalo niya. Pwede ba yun? Ang isang bansa will become a mother of prostitutes, of adulterers,
at saka sa lahat ng mga kahalayan sa lupa. Isang bansa, makikilala sa ganyan, ang isang barangay. Nung araw, di ba, nakilala ang Olongga po sa prostitution, di ba? Ngayon po, wala na pong gano'n, di ba? Asa, nasa Cubao po ngayon. Pag sinabing Cubao, unako po. Di ba? Pag sinabing Quiapo, anong reputasyon ng Science City of Muñoz? Salamat tayo kung siyensya nga talaga. Galing. Palapakan natin ang Panginoon, hindi ganyan ang Science City. Pero, mag-iingat tayo sapagkat mayroon pala tayong gampanin, we must be careful so that our believing will become our becoming. Si Mandy Hale, author po ito, bestseller New York Times, oh, sabi niya, change is painful, but nothing is as painful as staying stuck somewhere. Are you stuck? Hindi ko maalis na, Pastor. Hindi ko na matanggal yung kamay ko rito sa dinudut-dut ko eh. Talaga pagkatapos maghapunan, talaga pong Facebook lang po ako talaga, saka IG. Ganon, talaga? Are you stuck? Sabi niya, that's the most painful. You are becoming just a mania. Timutong Yemen. Kwento po ng Yemen. Ito po yung country natin today, di ba? Pag-pray natin tong Yemen, no? Ang ganda po ng kanyang ano eh. Dapat mayaman po siya. At the entrance of the Red Sea, known for frankincense, myrrh, and other expensive products like Asian spices, aromatics, lahat po ng pababango. At sila po ang first commercial grown coffee. First, pag nakilala po yung Arabica, sila po yun. Dapat po mayaman sila eh. Pero dahil po sa mga leaders po nila. Look at this, ha? The poorest now, due to devastation from civil war caused by failure in political process. Dahil doon may mga nagrebelde, uprising, and then corruption, food insecurity. Ina-announce po ang Yemen ngayon, gutom ang Yemen. Walang makain sa Yemen. Paano nangyari yun? Eh, maunlad ang mga, ang Pilipinas, magandang, ang dami pagkain, 7 times a day tayo kumain. Bakit nangyari sa Yemen yan? Wrong choice of leaders. Pinagsamantalahan po sila. At ang resulta, there was uprising. At ang hindi nila nakita yung consequences. Tandaan po niyo, pag may gulo, maghihirap ang bansa natin. Grabe po ito. Kasabay po ng Ukraine ngayon to. Ngayon po yan. Kasabay po ng Ukraine yung dilema ngayon. Ngayon. China. Kalimutan na muna natin itong China. Kapitbahay natin to. Pero kwento rin po nito. Godless. Okay? Jeremiah has something to say. Isipin niyo lang ang China, pero potential po ito sa barangay po ninyo. Sabi po niya, nakita rin ang Juda ng pinalayas at hiwalayan ko ang Israel. Anong nahawaan ng Diyos? Ang Diyos po pala ay nag-i-issue ng certificate of divorce sa isang bansa. Sa isang barangay, pwedeng gawin ng Diyos yan. Certificate of divorce. Wala na, iiwanan ko to. Sabi niya, nakita rin ng Juda ng pinalayas at hiwalayan ko ang Israel dahil sa pagtataksil sa akin at pagiging masamang babae. Ngunit hindi man lamang natakot ang taksil ding Huda, naging masama rin siyang babae. These are figurative statements. Na? Sabi po niya, he also prostituted himself. Naging prostitute din ang Juda kahit nakikita niya hinahambalos na ng Diyos ang Israel. So yung Huda, sabi niya, nakita niya na nga eh. Nakita niya na kung anong ginawa ko sa Yemen. Nakita niya na kung anong nangyari sa Ukraine. Saka sa Marawi. Saka sa Syria. Pero pinagpatuloy lang niya ang kanyang pagtataksil. Are we learning our lessons? Faith po natin ito na ang Diyos pala ginagalaw ang mga bansa. Bakit wala kang ginagawa ngayon sa bansa mo? Ang tawag po ng Bible dyan ay spiritual adultery. Having a relationship with Satan. Siguro po, mag-uumpisa lang yan sa isang maliit na tao eh. Pinabayaan. Tapos isang purok, isang sityo, isang barangay hanggang sa isang bansa na. Sabi mo nga sa katabi mo, sitahin mo naman ako pagka nagmamalabis na. Ay, hindi, palitan natin, palitan. Kalapitin mo ulit. Sabi mo sa kanya, sitahin mo nga ako kahit maliit lang ang atraso ko. Pwede ba yan? Oh, pag hindi po natin ginawa yan, mayayemen tayo. Ha? Somebody said this, a pure soul is like a fine pearl. Purity, ha? As long as it is hidden in the shell,
at the bottom of the sea, no one admires it. But if you bring it into the sunshine, this pearl will shine and attract all eyes. Thus, the pure soul, which is hidden from the eyes of the world, will one day shine. Where? In trials and difficulty. Amen? Ayaw nung shell yun, yung pinapakilam mo siya sa bottom of the ocean. Gusto niya dun lang siya. Pero paano mailalagay sa dibdib ng isang dalaga ang shell? It has to be brought out, and it, pag tinanggal na po siya, it's very painful. Pero dun mahahayag sa mga mata ng mga mahilig. Ang ganda nitong perlas na to. Tatanggalin po siya sa oyster eh. Nakadikit po kasi sa oyster yan. Tatanggalin. Pwede po mamatay yung oyster. Pero yun ang paraan para makita ng buong mundo ang isang malaki, magandang perlas. Ano pong kapalit nun? The difficulties and the trials of the oyster. Are you with me? Alam niyo bakit nagkakaroon ng perlas? Basahin niyo po yan, yung account na yan. Pag po pala pumasok ang isang buhangin sa isang oyster, ano ba yung oyster sa Tagalog? Suso. Talaba. Pumasok yung buhangin, mag-i-struggle siya. Tatanggalin niya yan eh, wala naman siyang kamay. Magdudugo ngayon yun, magdudugo. Papawisan siya, mag-i-struggle siya. Dugo, pawis, luha. Yun po pala yung oyster. Ay sorry, yun ang perlas. Tapos manlalaki mata nung isang maninisid. Ayun, laki. Tatanggalin niya ngayon. Tataas niya ang kamay niya dun sa buyer. Babaratin. Tapos yung buyer sabi, mamahalin to. Lalagay niya ngayon sa isang jeweler. Papagandahin, kikinisin, ilalagay sa isang kwintas so that it will be upheld by the rest of the world. Pero paano mangyayari yun na nakilala natin? Hidden from our eyes. Pero paano na ma-attract yung mga tao? Trials and difficulty. Ikaw ba pagka ikaw eh, tinetesting ka, lalabas ba yung perlas? Pag mainit, magmumumura ka na ba? O lalabas yung, okay lang yan. Lumalabas yung mga perlas mo, di ba? Pag ikaw ba, wala ka na bang pera? Lumalabas ba yung perlas? From your depths, lumalabas yung karakter mo eh. Bakit? Sabi niya, magpe-pray ako, pero maghahanap buhay ako mabuti. Sisipagan ko pa, mag-extra time pa ako para dagdagan ako ni boss. Di ba? Gumagaling ka ba lalo o puro ka na lang daing? Wala pong blessing sa mga daing-daing. Yung mga wish ko lang na yan, wala yan. Yung mga declare natin, wala yan. Hindi nakikinig si Lord yan. Ang gusto po ni Lord, becoming. How would you plan to become one who is patient, humble, God-honoring servant of God? Do something about it. Tayo po tayong lahat. Can you answer that question? What are you becoming? Tinamad ka ba? Ay, total naman eh, lockdown. Total naman, nagtaas ang presyo ng bilihin eh. Dito na lang muna ako. Ay, nako po, ang pangit ng becoming mo. Ay, total naman, rebelde rin yung ibang mga kapatid ko. Dapat lumaban na rin ako, kundi ako aapihin. Ay, ang pangit ng becoming mo. Total naman yung mga ka-opisina ko eh. Wala namang ginagawa rin yan. Nagtitinda lang ng mga kung ano-anong commodity. Doon sa opisina, ang pangit ng becoming mo. Tingnan niyo po mabuti to. If you say you have the faith, you have believe in God, dapat po you become so radiant in difficulties, in trials, and you become hard worker. Huwag po tayo magtago sa mga dasal-dasal. Hindi po nakukuha ang Diyos sa dasal. Ang Diyos po, yung faith natin, tinitingnan niya yung becoming. I want you to pray, pero don't mistake it for this. It is a substitute. No. You have to work for it. Do something about it. Sige po, hawakan natin ating mga puso. Lumapit tayo sa Panginoon. Ang pagpapatawad po, hard work po yan. Becoming po yan. Ang sipag po, hard work po yan. Becoming yan. Ano po yung mga ipinagpasa Diyos mo na lahat? Wala ka ng gampanin. Mali po yan.
May mga kamag-anak ka, wala sa Diyos. Dalin mo rin yung cell group mo. Mag-host ka. Do something about it. What is it that you're ignoring? Mamaya po, labitan niyo po yung mga cell leaders po ninyo. Sabihin niyo, I want to become like one. To become a cell leader like you. Come on, speak to the Lord. Lord, what is my becoming? I don't want to be a pew sitter. I don't want to be just an attender. Something must be done. It's very humbling to know that God knows our hearts. God will never belittle our faith. He encourages us to believe. But today we have known that our faith is the starting point of our struggles towards becoming like Jesus. Paintulot mo, Panginoon, na yung mga sinambit naming mga naisin, mga hangarin at mga pangarapin ay aabutin namin, gagamitin namin ang lahat ng enerhiyang kailangan. Because it was you who said this, to love the Lord our God with all our mind, with all our strength, with all our heart. Patawad po sa pagtatapon ng napakaraming enerhiya, Panginoon, sa mga bagay ng mundong ito. Hayaan mo, Panginoon, na magpaakay kami sa iyo ngayon sa mga bagong gawain, hatakbangin. Sa pangalan po ni Jesus, pamdalangin. Amen. God bless you.